Yo, what's up mga karantso ko? Welcome back to Kuya Rans TV YouTube channel. At eto, isang video ang aking isishare sa inyo kung saan nga po, no, mga kababayan, mga karantso ko, mga DDS, naging mainit na mainit ang sagutan dito. Ito ay sa naganap na Senate hearing kahapon. At eto nga si VP Sara at Senator Risa Hontiveros. At grabe, may mga nalaman tayo dito kay VP Sara na talaga namang ikinagulat, no, ng lahat ng mga DDS supporters. Ito palang si Risa Hontiveros ay isa rin palang mangga gamit. No, pero dito sa naganap ng hearing kahapon, mga kababayan, mga DDS, makikita nyo dito talaga yung reaction ng mukha ni Risa Hontiveros na pikun siya sa mga ibinatong sagot sa kanya ni VP Sara. Hindi lang pikun, mukhang nakaramdam rin siya ng pagkapahiya dahil na rin sa mga inilahad nito si VP Sara. Kung tutuusin naman kasi mga kababayan, mga karantso ko, mga DDS, sa umpisa pa lamang, itong si Risa Hontiveros ay talagang nagpakita na rin ng hindi magandang tanong dito sa ating Vice President na si VP Sara, no? Siya ang nag-umpisa, pero sa tingin ko rin mukhang pinaghandaan ito ni VP Sara at mukhang talagang kinuha niya ang pagkakataon na ito na para maharap-harapan niyang si Risa Hontiveros. Kasi ito si Risa Hontiveros, alam niyo, mahilig ito magbanat sa mga mainstream media kapag siya ay nai-interview. Mahilig magpasaring. Pero akala niya siguro masisindak na si VP Sara. Mas maganda talagang harap-harapan. Tingnan niyo nga ang naging itsura ni Hontiveros dito, no. Talagang kitang-kita na talagang gigil na gigil siya at pikon na pikon siya, no, sa mga sinagot sa kanya ni VP Sara. Eto mga kababayan, mga karantso ko, panoorin natin itong video ito at kayo na ang humusga kung ano, kasi may mga nagsasabi na naging bastos daw si VP Sara, no? Sa bagay, ang mga nagsasabi niyan mga mga Dilawan supporters, pero para sa ating mga Duterte supporters, yung ginawa ni VP Sara ay tama lamang. Walang kabastos ang ginawa si VP Sara doon, no? Naipon na kasi, at dito makikita na talaga natin kung sino talaga ang Vice President na hinahamak-hamak, minamaliit naman itong mga tambangang na ito, no? Palaban pala ito si VP Sara. Mukhang tama talaga si Tatay Digong na sa lahat ng kanyang mga anak, itong si VP Sara talaga yung pinaka matapang, pinaka vocal, hindi nagpapasindak. Baka rada kung malapit lang ito kay kay Senator Risa, baka na jombag niya rin itong si Senator Risa Hontiveros. Joke lang. Anyway, mga karantso ko, mga DDS, panoorin natin itong naganap na hearing kahapon dyan sa Senate. Salamat po, Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs such as 1. Medical and Burial Assistance Program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program, or MAIF-IP, of the DOH, and DSWDs, assistance for individuals in crisis situations, or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon, 101.644 million pesos. And is also similar doon naman sa disaster risk management
program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies, or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, magnegosyo taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLES naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, tatlo lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At tatlo, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ninote nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin? Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AICS ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko,
ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, ina-expect natin sa lahat ng members ng executive, lalo na when they are working together. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin? More tungkol sa librong ito. Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make
at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Senator Tolentino, do you have a... Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako, pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan.
ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?